Halos isang dekada nang gumagamit ng bisikleta si Zaldi sa paghatid sundo sa kanyang mga anak. Nagsimula siya sa regular na bisikleta hanggang sa nag-i-e-bike na. Convenient sa traffic, tsaka eco-friendly. Walang pollution kahit doon sa anak kong maliit sa elementary. Paghatid, pagsundo, ito na gamit ko. Tila hindi naman makawala sa pagtuturo ang retired teacher na si Rosar. Kung dati sa classroom, ngayon free lessons sa biking ang kanyang ibinabahagi sa mga bata at matanda. I really wish that cycling is one of the things that young kids will learn in school. As an educator, so do you think that's possible? Yes, yes. I think this should be part of the basic curriculum. Many people call cycling as alternative transport. For me, my personal view is it's not alternative. This is my main form of transportation. Sa pagdiriwang ng World Car Free Day, nais ng DepEd na palaganapin ang kultura ng pagbibisikleta sa mga paaralan. Ayon kay DepEd Usec Chris Ablan, na nagbibisikleta rin isang beses sa isang linggo papasok sa trabaho, meron ng end of trip facilities sa DepEd Central Office sa Pasig, gaya ng parking, ramp at repair para sa mga bisikleta at shower para sa mga siklista. Naniniwala si Ablan na dapat sa mga kawarin ng kagawaran ng edukasyon magsimula ang paggamit ng bisikleta para maipasa ito sa mga paaralan. We know of a number of schools here in Luzon, even in the Visayas and Mindanao, who during the pandemic encourage alternative transport kasi nga wala kang sasakyan. Nakikipagtulungan na ang ahensya sa mga LGU para tiyaking ligtas ang mga daan para sa mga siklista. Aminado si Pasig City Mayor Vico Soto na hamon ang pagkamit ng inclusive mobility kung saan maginhawa ang pagbibisikleta, paglalakad at paggalaw sa mga kalsada. Yung sa Julio Vargas, buo yan, dinagdagan pa namin ng mga plant box para mas maging safe pa. So yung pagpapalakas ng mga bike lanes and alternative lanes po natin, isa lang po yan sa ginagawa natin. Pinag-aaralan din natin ngayon yung pagpapatupad ng speed limit ordinance sa lungsod ng Pasig. Drivers need to understand that the road is not just for cars, passenger jeepneys or buses, but the road are also for pedestrians and cyclists. Payo naman ng mga siklista para sa kanilang hanay at sa mga motorista ang iba yung pag-iingat para matiyak ang kaligtasan ng lahat sa pagbiyahe sa daan. Ara Perez, ABS-CBN News.